ya, tinatanong ko kung anong cut-off niya, sinabi niya hanggang alas 12 daw siya. Nasaya artista po yun eh. Kaya hindi naman siguro babayaran ng overtime kung iingi ng cut-off. Kahit magdamag kami mag-shooting, ako hindi po kumingi ng cut-off kahit alas 6, alas 9. Kami ng umaga na tatapos. Yun lang po. Yun po ang mga ibang katanungan ng iba na wala silang overtime, hindi sila binabayar. Lalong-lalo na po may nagsalita na wala daw po sa 11,000 na nagtatrabaho sa inyo. Yes, kung sino man sa inyong ABS-CBN, galit ba presidente sa inyo kaya kayo nahihirapan? Siguro marami nagtataka dito, bigla akong sumipot dito sa hearing na ito. At wala naman pong kasinungalingan, ang ABS-CBN, malapit sa puso ko yan. Dahil siguro sa ayong lahat ng senador, ako lang ang lumabas ng personal na naging artista ng ABS-CBN. Kaya hindi po nangangulugan na nandito dito ako para ipakita na ako eh, bias na, di ba? Pero automatic naman yon. Ang tanong ko lang po, ilang taon na ang ABS-CBN? Pag sinama na 66. Ilang beses na kayo kumuha ng franchise? I think pangatlo na po. Pangatlo. Sa pangalawa, sa una, sa pangalawa, nahirapan ba kayo o hindi? Hindi pa yata ako pinapanganak nung una, Your Honor, Madam. Pareho tayo. Ngayon po, marami po kasing na kukuro-kuro, may bumabanat sa mga ABS-CBN kasi ang pinapakita nyo sa TV, puro pabor sa inyo. Walang nagsasabing against sa inyo. Kaya sabi nila, bias kayo kung mag-promote sa TV. Ang tanong ko lang po, may mga tumitira sa inyo na kamukha ko, naging artista ako, pero iba po ako dahil kasi hindi po ako humingi ng overtime. May tumitira po sa inyo, kapwa ko artista, na hindi kayo nagbabayad ng overtime. Pinuno, Senator Pinuno, ang mga artista po ay binabayaran per program po per taping day. So hindi po talaga sila binibigyan ng overtime dahil output po per each taping day po ang bayad sa aming mga artista. Ilang oras ang taping day? Hindi, kasi ako natanong din ng ABS-CBN. Kung may cut-off kami, pwede ako mag-cut-off ng hanggang alas 12 na umaga, hanggang alas 2. Naalala ko nung kasama ko pa si Eddie Garcia, tinatanong ko kung anong cut-off niya, sabi niya hanggang alas 2 daw siya. Nasaya artista po yun eh. Kaya hindi naman siguro babayaran ng overtime kung iingi ng cut-off. Kahit magdamag kami mag-shooting, ako hindi po kumingi ng cut-off kahit alas 6, alas 9. Kami lang umaga na tatapos. Yun lang po. Yun po ang mga ibang katanungan ng iba na wala silang overtime, hindi sila binabayar. Lalong-lalo na po may nagsalita na wala daw po sa 11,000 na nagtatrabaho sa inyo, wala daw po silang SSS, pag-ibig. Totoo. Pinuno, hindi po totoo yun. Lahat po sila may mga beneficyo po above the mandated benefits of the government. Kaya ako lang po tinatanong to dahil mga pira nila sa inyo patalikod, baka masagot nyo dito sa kapulungan na ito. Ngayon, may pag-ibig ba sila? Yung mga project employees po na naka-assign sa mga programa, we call them program employees, pursuant to policy instruction number 4. ABS-CBN pays for their SSS, for ticket, and PhilHealth. We shoulder the full amount. Para po sa mga artista who are hired as independent contractors, mga writers, directors, because the contract is a negotiation, depende po yun sa negotiation. But for the bulk of our independent contractors, we provide for SSS, Pag-ibig, PhilHealth, among other benefits po. Hindi lang hanggang doon. Yung mga crew ninyo? Kasama po, meron po. Mr. Katikba, nung unang sinasabi niyo, di pa kayo pinapanganak. Nung unang kumuha kayo ng franchise, siguro na itanong niyo sa lolo na lolo niyo, hindi kayo nahirapan.
Sa pagkakaalam ko po, hindi naman ako nahirapan. Pangalawa, franchise, hindi rin kayo nahirapan. Sa pagkakaalam ko po, hindi po. Pangatlong franchise ngayon, sa loob ng 25 years, nahirapan ba kayo, hindi? Nahirapan po. Kaya kayo nandito? Opo. Galit ba presidente sa inyo, kaya kayo nahirapan? Your Honor, basehan lang po sa mga nakikita namin sa TV, ng mga pronouncement ng presidente, yun yung basehan namin kung ano yung galit ng presidente sa ABS-CBN. Kaya nahihirapan kayo ngayon. Bakit tayo nandito ngayon? Lahat. Ang dami naman nangingin ng prangkisa rito eh. Doon lang tayo sa ano, rector room, rito. Pero dito, ang laki-laki ng coverage dito. Kahit natanong ko ito, kung galit sa inyo si, ang Pangulong Duterte na may galit sa inyo, ano yun? Para masabi nyo dito, kung pwede kayo humingi ng paumanin, humingi kayo ng tawad. Kung ano ang pagkukulang nyo, nasa inyo ang mic. Yun lang po. Maraming salamat. Bihira magsalita ang ating pinuno, pero pag nagsalita, talagang durog lahat. So, iba... Pati ako natulala dun, ha? Pakisagot po yung maraming mga katanungan ni Senator Lapid. Yung unang-una, ano bang sa pagkakaalakala ninyo ang dahilan kung bakit di umanong marahil ay nahihirapan kayo ngayon? At kung meron man kayong gustong sabihin para linawin or humingi ng paumanhin, nasa inyo daw ang mikropono. Honor, so far, hindi po namin alam talaga kung ano yung mga galit ng presidente sa ABS-CBN, except po sa kung anong sinasabi niya sa mga speech niya tungkol sa ABS. Yun lang po yung alam namin na mga issue ng presidente sa ABS-CBN.